sinasabi ng mga Chinese national na biktima, more than 5 hours na nagbibilang yung counting machine ng pera. More than 5 hours. Then, yung sabi ng Chinese nationals na more than 5 hours nagbibilang ng pera, parang naniniwala po ako sa nabanggit ni Honorable Congressman Gonzaga dun sa report na 100 million pesos. Kasi po, hindi kayang bil... Parang sobra-sobra yung oras eh. So, ano po ang punto natin dito? Yung report, yung allegation, yung mga validated information, kasi in the first place, Mr. Chair, tama po yung sabi ni Honorable Congressman Torres na magsaserve ka ng search warrant 5 hours. Siguro naman, kahit sino sa atin dito, pag nagtrabaho ka, eh hindi mo gustong mag-stay sa isang group o isang building na magtitinginan mo lang ba o anong gagawin doon sa building na yon kung more than 5 hours. So, maybe, sobra-sobra nga yung oras para bilangin yung 27 million plus 4.6 million eh. Kaya parang tumatama po yung sinasabi ng Chinese nationals na more than 5 hours nagbilang sa counting machine ng pera. And yung sinasabi ni Honorable Congressman Gonzaga na may report na 100 million, pag inanalyze po natin, parang nagtatama-tama, Mr. Cherry. So, Major General Mariano, mayroon bang counting machine doon sa building? Mr. Chair, I was not part of the operation. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, wala kang alam? Wala po ako doon sa Mr. Chair. Kasi nga, hindi ka kasama sa operation. Exactly, Mr. Chair. Yes. Nag-re-rely ka lang sa report ng mga tao mo. Tama? Tama po, Mr. Chair. Dugtungan mo lang yung kinaklarify ni Honorable Chair Dan Fernandez. Kailan ka nag-start na makasama mo sa assignment si Colonel Guevara? I was assigned in Caraga on July 2022, Mr. Chair. Dumating po si Lieutenant Colonel Guevara at nakasali niya po sa January of 2023 at na para po ma-promote dun sa Caraga. At after po na mapalitan po yung aming regional director, nagkaroon po ng bagong RC, dumating naman po sila sa Comptroller Division, Mr. Chair. So, halos, from Caraga Region, nalilip ka, diba? Opo, Mr. Chair. Saan ka na-transfer? SPD po, Mr. Chair. SPD. How come na napasama naman sa SPD itong tatlo na to? Yes, sir. It so happened during that time, Mr. Chair, that yung pumalik po din po na regional director po na art ng SRD ng Caraga Region po ay galing ang district director po ng Southern Police District. At binitrit po niya yung 24 na official at PNCO. Wala pong tao doon from SPD to Caraga. So, ang sila lang po yung ilan po sila na gusto lang po makabalik sa mapalapit sa Manila, kaya po sila as replacement of those personnel na napunta po ng Caraga para po makabalik lang po sa nag-swap lang po. So, si Colonel Guevara, Major Quijana, and Colonel Carpo Cabronilla, nag-request sa'yo o tinala mo? I requested as replacement kung sino po yung magbo-volunteer. So, dinala mo sila. Mr. Chair, si Colonel, Lieutenant Colonel Guevara lang po at si Colonel Cabradilla po, makakala ko being the R6 and Assistant R6. Yung iba pa po ay hindi ko naman po nakikita doon sa Caraga. Instead, sila po ay naka-detail po dito o naka-assign po dito sa Manila dahil siya po yung tawag po ng
ni Colonel Cabradilla as a liaison officer dito sa Manila. In other words, masakit sa tenga. Gusto mo sabihin na hindi mo sila bata? Kasama ko po sila, Mr. Chair, sa... Kasi may bata-bata eh. Sabihin na eh, tayo naman, pare-pareho ang Pilipino eh. May tinatawag ng bata-bata system eh. So, trabaho lang, hindi mo sila talaga... Opo, Mr. Chair, kasama ko po sila ang na-assign sa region ng Caraga po. Hindi. Nakasama pa kayo sa Region 30? Is this good? Can you confirm kung nagkasama sa akin ngayon? Yan ang mga na-assign ko kayo sa region. Opo, Mr. Chair. Si Colonel Cabradilla? Yes, sir, I confirm. Na-assign ka rin sa 30? Yes, sir. Si Colonel Aguibara? Yes, Mr. Chair, I confirm. Pedro Quiana? Yes, Mr. Chair. So, nagkasama-sama kayo sa region 30? The same time, nakasama-sama kayo, the same time. Nauna po ako, Mr. Chair. So, hindi mo sila nakasabay na? No? Hindi po, Mr. Chair. Pagkatapos po na isang party, matin po, kasama po yung iba. Sino nagkasama-sama sa region? Si Colonel... Si Colonel Cabrilla and yung mga tao pa yun. Si Cabrilla? Ako, sila. Pagkakasabay po sila dumating doon. Si Colonel Cabradilla, si Mayor Quijana, at saka yung mga tauhan po nila, Mr. Chair. General, anong usahin ni 30 kayo the regional director at the time? Mr. Chair, hindi po. I was the deputy regional director okay, for administration. Okay. So at the time your rank was? Colonel, Mr. Chair. Yes. Okay. So that time, yung tatlo na nabanggit na pangalan, hindi ba naka-assign on? Wala pa po, Mr. Chair. Paglabas mo, saka sila na-assign? No, Mr. Chair. Sumating po sila doon noong dahil na ipagpunod si Colonel Cabradilla as the regional control. So, si pag-assign sa kay regional, kay Colonel Cabradilla, saka sila wala doon? Yun lang po mga kasama niya, si Major Quijana, si Sergeant Tester, at si Sergeant Tepocito. Okay. Iba po yung kay... Pero yung abdi noon, the time, when they were assigned there, sino? General Labra, Mr. Chair. Retired ba yun? Kasama po siya sa nag-resign, Mr. Chair. Kasama siya? Na-aprobahan po. Mas siya ang situation? That's correct, Mr. Chair. Okay. Okay, anyway... Anyway, so magkasama yung tatlo. Apat. Major, ano ba ba? Mid-major rin? O lateral? Your Honor, lateral po 2012. Lateral 2012. Apa. Si Guevara? Mid-major. Mid-major 2012. Si Kenneth? Kenneth? Mid-major 1994, Your Honor. Anyway, Mr. Chairman, I will give the floor to the next interpreter. Papasok ko na doon sa mga assignments. Mr. Chairman. Mr. Chair. Congressman Masita. Okay, quits tayo, Honorable Chair, Vice Chair. Piniis ko lang pala ni Honorable Vice Chairman ako. Salamat, sir. Mr. Chair. Mag-interject lang po ko in relation to the interpolation of Honorable Congressman Gonzaga. Mr. Chair, anong oras po ba General Mariano nag-start yung operation? Mr. Chair, according to the spot court submitted sa past one morning ko ng September. Okay, Mr. Chair. Anong oras po umalis yung ating operating unit doon sa KTM 1115? I have no idea kung ano oras po sila natapos doon, but I was tested by the team leader that natapos po yung kanilang operation about. I was tested at around 6:32 a.m. Mr. Chair,
Mr. Chair, in support of po sa interpellation na Honorable Congressman Gonzaga, and based on the dito po sa reply ni General Mariano, more than 5 hours yung searching team doon sa building 1811. And may nabasa po tayong report, Mr. Chair, na allegedly sinasabi ng mga Chinese national na biktima more or less 5 hours na nagbibilang yung counting machine ng pera. And hindi naman tayo nakaranas magbilang ng milyones na pera, pero Mr. Chen, parang yung sinasabing time na start yung operation serving of search warrant up to the time na lumabas sila sa building more than 5 hours, then yung sabi ng Chinese nationals na more than 5 hours ng bibilang ng pera, parang naniniwala po ako sa nabanggit ng Honorable Congressman Gonzaga dun sa report na 100 million pesos. Kasi po, hindi kayang parang sobra-sobra yung oras eh. So, ano pong punto natin dito? Yung report, yung allegation, yung mga validated information, kasi in the first place, Mr. Chair, tama po yung sabi ni Honorable Congressman Torres na magsaserve ka ng search warrant 5 hours. Siguro naman kahit sino sa atin dito, pag nagtrabaho ka eh hindi mo gustong mag-stay sa isang group o isang building na magtitinginan mo lang ba kung anong gagawin doon sa building na yon kung more than 5 hours. So, maybe, sobra-sobra nga yung oras para bilangin yung 27 million plus 4.6 million eh. Kaya parang tumatama po yung sinasabi ng Chinese nationals na more than 5 hours nagbilang sa counting machine ng pera. And yung sinasabi ni Honorable Congressman Gonzaga na may report na 100 million, pag inanalyze po natin, parang nagtatama-tama, Mr. Chair. So, ang question po, Mr. Chair, sa searching team, Major General Mariano, mayroon bang counting machine doon sa building? Mr. Chair, I was not part of the operation. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, wala kang alam? Wala po ako, Mr. Chair. Kasi nga, hindi ka kasama sa operation. Exactly, Mr. Chair. Yes. Nag-re-rely ka lang sa report ng mga tao mo. Tama? Tama po, Mr. Chair. Dugtungan mo lang yung kinaklarify ni Honorable Chair Dan Fernandez. Kailan ka nag-start na makasama mo sa assignment si Colonel Guevara? I was assigned in Taraga on July 2022, Mr. Chair. Dumating po si Lieutenant Colonel Guevara at nakasali niya po sa January of 2023 at na para po ma-promote dun sa Taraga. At after po na mapalitan po yung aming regional director, nagkaroon po ng bagong RC, dumating naman po sila sa Comptroller Division, Mr. Chair. So, halos, pangailang buwan lang po yung... So, from Taraga Region, nalilip ka, di ba? Opo, Mr. Chair. Saan ka na-transfer? Sa SPD po, Mr. Chair. SPD. How come na napasama naman sa SPD itong tatlo na to? Yes, sir. It so happened during that time, Mr. Chair, that yung pumalit po din po ng regional director po ng art ng as art din ng Taraga Region po ay galing ang district director po ng Southern Police District. At binitrit po niya yung 24 na official at PNCO. Wala pong tao doon from SPD to Taraga. So, ang
sila lang po yung iilan po sila na gusto lang po makabalik sa papalapit sa Manila, kaya po sila as replacement of those personnel na napunta po ng Caraga para po makabalik lang po sa nag-swap lang po. So, si Colonel Guevara, Major Tijana, and Colonel Carpo Cabronilla, nag-request sa'yo o tinala mo? I requested as replacement kung sino po yung magbabalik. So, actually, Mr. Chair, si Colonel Lieutenant Colonel Guevara lang po at si Colonel Cabradilla po ang kakilala ko being the R6 and Assistant R6. Yung iba pa po ay hindi ko naman po nakikita doon sa Caraga. Instead sila po ay naka-detail po dito o naka-assign po dito sa Manila dahil siya po yung tawag po ni Colonel Cabradilla as liaison officer dito po sa Manila. In other words, masakit sa tenga. Gusto mo sabihin na hindi mo sila bata? Kasama ko po sila, Mr. Chair, sa... Kasi may bata-bata. Eh. Sabihin na lang, tayo naman, pare-pare ang Pilipino. May tinatang bata-bata system eh. So, trabaho lang, hindi mo sila talaga... Opo, Mr. Chair, kasama ko po sila na-assign sa video ng Caraga po. Hindi.